sa isang subscriber na nag-request sa atin kung paano magpalit ng Chokey Ball. So itong Chokey Ball ko, sadyang dinisable ko na to, inalis ko na to. So since na may nag-request yung isang subscriber natin. Hello, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta na po kayo, mga kaibigan, kapatid? Oh, ipapakita ko sa inyo sa isang subscriber na nag-request sa atin kung paano magpalit ng Chokey Ball. So itong Chokey Ball ko, sadyang dinisable ko na to, inalis ko na to. So since na may nag-request yung isang subscriber natin, ito kasi, oh, hindi na nagalaw, stuck up na talaga itong cable ko. Kaya nag-decide ako na disable ko na. Ngayon binalik ko ito. Binalik ko ito sadya para makita ng ating subscriber at sa inyo na rin malalaman nyo kung paano ang pagbaklas nito o paano papalitan. Ganito lang kasimple yan, mga kaibigan. Dapat yan. Ayan, kung makita nyo, ito nakakabit na siya. Ito yung cable niya. Ayan, ngayon baklasin natin. Simple lang ang gamit nito. Ito lang, gagamit lang tayo ng 12mm na combination wrench para maalis ito sa ating carburetor. Simple lang ang gagawin natin. Luwagan lang ng ganun. Ayan. Kaya kakayanin na ng kamay, kamayin na natin. Ayan, kaya na ng kamay. Sinyo, walang ano dyan, walang masisira o walang tatalsik. Kasi nga, ano yan, connection yan. May connection yan na piston at saka yung spring sa loob. Kung familiar kayo sa needle type o piston type na carburetor, ganyan po yung position niya, ganyan po yung itsura niya. Ngayon bubunutin na natin. Simple lang, bunutin lang to diretso. Ayan. Ayan, ito na 'yon. Ito na yung ating choke ba piston na umaangat ito pag at ibubuka o i-switch on natin yung ating choke, itong piston na to aangat. So 'yun, papasok na yung ano niyan, yung hangin. More in hangin yan. Kaya pinaka-purpose talaga ng choke. Kung mapapansin nyo sa mga FI is wala ng choke. Yun kasi mayroon na siyang control unit. May sarili na siyang control unit na control na ang pagpasok. Siya na yung bahala mag-adjust. Kung ikaw nasa cold start, so siya na yung bahala mag-adjust. Kung dinamihan niya ng hangin o dinamihan na ng fuel. So madalas kasi nangyayari, kung mapapansin nyo, kung kayo ay nagda-drive o nagmamaniho o nagpapaandar sa mga fuel injected ng mga kotse, ganyan yung nangyayari una. Yung tumataas yung RPM, nagwa-warm up siya. Kumbaga may kusa, mayroon siyang sariling kusa na mag-warm up. I-warm up yung sa mga FI engine. Ganun din sa motorcycle natin. Kung mapapansin nyo, kung magpaandar kayo ng ano, ng mga FI engine, ng mga fuel injected na motorcycle, is sa unang start sa umaga, is makikita nyo, is mataas ang idling, mataas yung minor ng mga FI natin. Kaya yun, may sarili kasing utak yung control unit upang itaas yung minor ng motor natin. Yung sa carburetor, since wala, so ito yung nagiging silbi, ito yung choke na to. So, umayari pag gamitin natin ng choke, is tataas yung minor. Kung i-on natin, para ma-release o mailabas yung mga unburned gas na nakadeposit sa exhaust system natin. Para masunog yun. At saka, at the same time, mag-warm up yung ating engine. So, ayun po. Ito na po yung request ng isa nating subscriber. So, makita nyo itong screw. Luwagan lang. Dandahan lang sa pagbaklas nito kasi mayroon itong dalawang nakatakip ay insulator. So yung nagpipigil dito para mag-on off ang ating
yung cable. Ayan. Dadahan lang pag baklas nito. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Itong dalawa na to. Ayan. Itong tanso at saka yung parang pressure plate ng clutch. Ayan. Ayan. Pag ganyan position niya. Ayan. Ayan o. Pag ganyan position niya. Pag nasa loob. Pag ganun. Ngayon, pag na ganito na siya, nagiging itsura niya. Para lang tong ano, kung familiar kayo sa magbabaklas kayo ng ano, na accelerator cable o throttle cable, ganito lang 'yan. Ayun oh. Ayun, ganito lang 'yan kasimple. Ngayon, ang pagbalik naman dito sa ano, dito sa ating carburetor, simple lang. Ito, kailangan ito kumpleto muna nakakalas. Yung ating ano, ating kable. Tapos hilain natin ito yung sa kanyang piston, papunta kanyang piston. Ayun. Simple lang, ibalik nyo lang to oh. Ang kanyang guide tube. Ayun. Kanyang thread, guide thread. Tapos ibalik nyo na yung spring. Ito yung spring ng nagsisilbi na nagbabounce o nagtutulak sa ating piston ng ating choke. Actually ito, ano, napwersa ito, napwersa ko dati kasi kinalawang, dinukot ko na. Kaya ito nabali yung pinakaupuan ng spring niyang isa. Tapos simple lang, insert mo lang to. Yan, pag insert na, okay na yan. Tutulak na ng spring yan. Yan. Pag natulak na ng spring, pwede nyo na itong hilain itong dulo na to. Pag bago pa, siyempre malambot yan eh. Yan. Itigas. Yan, okay. Nakatukod na. So, saka nyo ibabalik ngayon. Yan. Simple lang din yung pagbalik nito. Ito lang, simple lang. Ititread lang to. Ibabalik. Isusuot nyo lang yung ganun. Wala naman siyang guide. Basta lang ipasok niya lang ng mabaon siya. Ayan, pag nakabaon na, idahan-dahan niyo lang 'to i-thread. Kamayan niyo lang muna. Ayan. Nakita niyo sumikip na siya. Saka niyo higpitan gamitan ng gabi. Ayan. Okay na yan. Ganyan lang po yung pagsimple na pagpalitan natin yung ating choke cable. Nasabi ko na, hindi ko na yung akin, tinanggalan ko na totally ng choke cable. O para hindi naman kailangan dito sa lugar namin kasi hindi naman ganun kalamig. So madali namang paandarin yung aking motorcycle kahit sa umaga. So yun naman yung mahalaga yung choke eh, pag lalo pag malamig na lugar. So kailangan talaga gagamitan ng choke cable. So sa akin, since na nag-stack up na, hindi ko na inisip na gagastosan o bilhan pa. Kumbaga, dinisable ko na yung aking choke cable. Ganito lang naman kasimple magbalik eh. Halimbawa, ito, bago na to. Susuot mo lang to. So i-guide mo lang to yung ulo niya. Itong ulo ng kable, shoot mo lang. Tapos, paupuin mo lang siya ng ganun. Yan. Yan, ganito lang yan, ah. Itong dalawang magka-partner na to, i-insert mo lang dito. Sa loob. Yan. Pag nakapasok na ito, ang dalawa, dapat magka-partner yan. Sa kanya, isunod. Ito. Yan. Ilagay niya na yung bolt niya. So, ganun lang yan. Pagbalik. Siguro, ipakita ko na rin sa inyo kung paano ko ginagawa ito. So, halimbawa, yan, nakakabit. Simple lang, tatanggalin lang natin to. Yan.
Yan, di ba? Natanggal nyo na. Ito, yan. Tanggal na yan. Ngayon, ang gagawin lang, siyempre, babaklasin nyo to. Ito, yan. Tanggal na. Tapos, tanggalin yung spring. Hugutin yung cable. Yan. Tapos, ibabalik nyo ngayon yung spring. Pagbalik nyo ng spring, itong piston, ihuhulog nyo doon. Yan, ihuhulog nyo dito sa butas. Yan. Yan, nahulog na. Tapos itong thread, yan, spring, dapat ang spring kasama yan kasi ito yung nagsisilbi na nagtutulak dun sa piston. Yan, dapat hindi yan maalis, hindi, huwag nyong alisin to. Kumbaga, ano yan, dapat na nakalagay ito, yung spring. Tapos, ito, ibabalik nyo lang. Yan, higitan nyo lang. Tapos, ilalapat nyo lang ito sa 12mm na kombi. Ngayon, ang problema natin ngayon, itong butas. Kasi may butas ito, posible itong pasukan ng dumi. So, ang gagawin lang natin, lagyan na ito ng wire, ng strap. Maghanap kayo ng bolt na kasukat ng kable. Ito. Yung kable ng choke cable. Ayan, ito yung kasukat niya. Kasing laki sila. I-insert nyo ngayon dito. Mas recommend ko yung may thread. May thread kasi nga lalagyan natin ito ng walang wire strap. I-insert mo lang tong ano. Ayan. Naka-insert na yung ating bolt. Saka natin tatalian ng ano, wire strap. Itong ano na to, itong pag-disable ko ng choke cable, actually ano na to sa akin, mahigit ano na, magdadalawang taon na. 3 years old na to, mag 3 years old na tong aking motorcycle, tong Yamaha na to. So magdalawang taon na ito na naka-disable yung aking choke cable. So par wala namang naging problema sa ganitong setup na disable yung choke cable ko. Kumbaga ito, ngayon dahil sa request ng isang subscriber natin, ginawa ko lang ito. Binalik ko lang yung stack up ko na cable para malaman niya, malaman din ninyo kung paano palitan yung ating choke cable. Pero ito sa akin, sabi ko na is matagal na itong naka-disable. Ayun. Yan po yung aking paraan kung paano ko i-disable ang aking choke. So, ayun po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay nakatulong itong video na to. Hinakayat ko kayo muli na mag-subscribe. I-press na rin yung notification bell para magiging updated kayo sa bawat upload ko ng aking video. Maraming salamat po. God bless you, mga kaibigan, kapatid.